kami sa Pro Natural dahil nga natural ang lahat. Simula sa pagkain ng feeds, sa pag-aalaga ng baboy, lahat tinuturo natin. Iniiwan na natin yung conventional kasi doon talagang masakit ang ulo lagi ng mga farmers. Dahil sa hindi nila naunawa na yung palang sistemang conventional, maraming problema. Ang PIGS, yung Profitable Innovative Growing System, yun yung sinasabi natin ngayon na ang baboy ay para na siya natural environment. Siya ay kumpante sa kanyang kapaligiran. So, ang ginagamit natin is konting hollow blocks, ipa, sodas, dayami, as flooring, o yung beddings niya. Tsaka nilalagay tayo ng wallow, doon siya naliligo. Ating dimensions, kung tayo po gagawa ng kulungan, ang required po sa isang baboy ay 1 square meter to 1.5 square meter. So, kung may isang baboy tayo, ang kanyang space requirement ay 1 to 1.5 square meters. So, kung tatlo, 3 square meters ang kanyang kuan. So, yung wallow po o ang kanyang swimming pool, isang metro ang lapad, depende sa haba ng kulungan. Ang taas po is isang hollow blocks. Then, yung tubig naman po is depende po yon sa stage ng baboy. So, pag ang starter, nasa 1 to 2 inches lang po ang lalim ng tubig. So, sa pag-grower, nasa 3 to 4. Then, sa finisher, nasa 5 to 6 inches na siya. Yung lalim. So, from sa ating lupa, tatabunan natin siya ng 1 feet to 2 feet. O, dalawang hollow blocks yung kanya po. Yung lalim ng ipa. Ang isa pa ay makaiwas sa stress kung saan, kung tayo po ay naglinis ng ating kulungan, syempre basa po yan. Ang baboy, pag syempre hindi naman yan agad-agad matutoy, pag nahiga yung baboy, kinabukasan, kakaroon na siya ng ubo. Ngayon po yung ating mapapansin. So sa atin, dito sa ating sistema, yung natural o pag ang baboy ay naiinitan, pumupunta lang siya sa ating wallow o sa swimming pool. At kung siya man ay nilalamig, siya ay pupunta sa ating flooring na ipa. Siya doon siya matutulog or magdidig. Yun, naiiwasan na yung stress siya sa sakit. So, ang isa pang kuan ng ating kung bakit natin naisipan ang PIGS, ang ating Profitable Innovative Growing System, ay upang ating maiwasan ang masamang amoy na dulot ng tae ng baboy. So, sa ating sistema, ang baboy ay umiihi sa kanyang wallow at doon na rin siya dumidumi. Ang ipa naman ay siya rin yung nag-a-absorb ng amoy ng baboy. Isa pa, ang labor cost sa ating kulungan. Hindi siya ganong kalaki ang ating magagasto sa paggawa ng kulungan kasi nga, ang ating ginagamit ay konting semento lang at hollow blocks. Yung ating ginagawa mga harang ay pwede na rin yung mga kawayan. Isa pa, hindi na tayo ganong nagpapaligo ng baboy. Kung gusto niya maligo, naliligo na lang siya. Pagkatapos ng 4 na buwan, ang ating mga ipa ay ginagawang organic fertilizer. Income generating pa yon sa ating mga farmers. Ang Feed Pro ay siyang unang natural feed dito sa ating bansa. So, ang ating feeds ay natural. Yun. Walang halong antibiotics at o mga artificial growth hormones. Wala tayong animal byproducts, mga fish meal, bone meal. Wala tayo noon. May mga animal byproducts, kung napapansin nyo, mas mabaho po yung kanilang tae. At yung sa atin kasi, yung antibiotics, alam naman natin yung mga antibiotics. Pag naipon sa katawan, hindi naman po maganda sa ating kalusugan, di po ba? So, yun yung advantage naman na nakukuha natin sa ating natural feeds, ang gawa ng Feed Pro. Sa pagpapakain po, yung ating feeds ay pwede po nating
dry feeding, o wet feeding, at pwede ring fermented feeding. Paano po ginagawa yung fermented feeding? Yung feeds na binuburo. Kung tayo po ay napapakain ng 1 kilo ng feeds, ito po ay binababara natin ng 3 litrong tubig. So, madali lang yung kanon. Kung tayo po ay gumagamit ng tabo, yung 1 tabo po ng feeds, 3 tabo po ng tubig ang ating binalagay. At yun po ay binababad natin ng 12 hours. Sa fermented feeding po, ang advantage nito, mas napaparami natin yung ating good bacteria sa feeds. So, nagpe-ferment tayo ng good bacteria o probiotics at doon, na-absorb yung feeds pag kinakain ng baboy. So, kung mapapansin nyo, mas mabilis silang lumaki at mas kokonto yung taeng lumalabas. Meaning, na-absorb yung pagkain. Aware naman na yung mga ating customers o ang mga mamimili ngayon sa mga natural na karne o syempre yung mga pinalaki na walang antibiotics. So, yung pipiliin natin, syempre yung wala ng antibahalong antibiotics o mga animal byproducts. So, yun po ang ating edge sa mga competitors natin. Kami nananawagan sa mga sa lahat, kung maaari lamang, lahat ng mga local government sa buong Pilipinas, i-adapt nyo na ang ganitong sistema. Wala na po tayong ibang pupuntahan, kundi alagaan natin ang kalikasan, aligaan natin ang kalusugan, at higit sa lahat, meron tayong pagkakakitaan.